So good morning to all of you. Morning. Are you excited today? So, amen. Excited pa naman yung mga kapatira natin sa taberna kayo. But then they were hindered to have their gathering today. Pero ganun pa man hindi nila kayang pigilan ng job ang mga anak ng Diyos na makapanambahan sa Panginoon. Amen. So even the devil hinders us, but the Lord will always allow us to worship Him. Amen? So if you have your Bible, pakibuksan natin, and let us all stand up, please open it to Jeremiah chapter 6, verse 16. So ito po ay talata ng kilala nating pananampalataya na kinagagalita ng iba. Ito rin ay kilala ng mga na ito yung talatang ginagamit nila, pero hindi nila pwedeng hakinin to na kanila lamang sapagkat ito'y sa Diyos. Okay? So kung ito'y sa Diyos, ito'y para sa mga anak ng Diyos. Ito'y para sa lahat ng mga nakikinig at nakakaunawa kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. What the Bible says. Amen? So right now, 6:16. Jeremiah chapter 6, verse 16. Nakita niyo na po? Amen. Alright, so sabi ng Bible, sabay-sabay natin basahin. Let's begin. Thus saith the Lord, stand in the ways and see, and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and you shall find rest for your souls. But they said, we will not walk therein. Praise the Lord. Thank you so much for the reading of this word. Let's come to the Lord in prayer. Father, we thank you today that we could be able to worship you and study your word. We believe that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. And naniniwala kami, Panginoon, na ang salita mo ay pagkain ng aming kaluluwa. Ito'y kalakasan namin, ito'y biyaya, pag-asa, ito'y buhay, ito'y pagpapala, ito'y makapagdudulot sa amin sa landas na aming lalakarin ng liwanag at panglaw. Ito'y magdadala sa amin sa kagandahan ng buhay. Ito'y magdudulot ng kasaganaan sa aming mga buhay na siya naming pagbubulay-bulayan ng araw at gabi at magbibigay sa amin ng katagumpayan, Panginoon. Amin lamang kong maunawaan, Panginoon, at nais naming maintindihan at masundan ang bawat mga talata at titik nito ay makita namin kayo na nangungusap at mangungusap sa amin. Salamat po, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. We'll be seated, please. Ang title ho ng message na ito ay The Pathway to Good Life. Okay? Pathway to Good Life. So, ang daan patungo sa magandang buhay. Gusto niyo ba ng magandang buhay? Yes! Walang sino mang ayaw ng good life. And well, not actually good life, but better life. And best life. Alright? So, ngayon, kasi pag tinignan natin ang konteksto ng Jeremiah chapter 6 ay is about the certainty of judgment. Pero we could notice here that itinuturo din naman na ano yung dapat na daan nating lakaran. Yung daan na ito na siyang tinuro ng Panginoon na siyang dapat lakaran ay ang sabi ng Bible ay that we should walk therein. Ito'y magbibigay ng kapahingahan sa ating mga kaluluwa, ito'y mabuting daan, it is a good way. Kung ito ay mabuting daan, ito ay daan na magdudulot ng tagumpay. If this is a good way, ito'y daan na patungo sa magandang kinabukasan. Okay? Ngayon, maraming mga tao na hinahanap nila yung mabuting buhay, they are searching, they are seeking for a good life, at kung ano yung pwede nilang ikonsidera na kung paano nila hahanapin ang good life. Ang sabi nila, sabi ng iba ay, you could find the good life by gaining wisdom. And they seek to find happiness by securing all excellent education. I believe, hindi masama yung good education. And hindi masama, and even we parents, gusto natin yung mga anak natin makapag-aral, makapagtapos ng pag-aaral, sapagkat ang sabi, and we believe that that is the greatest heritage that we could give them. Okay? Having a good education. At walang masama doon. Alright? Ngayon,
Kapag nasop increase of knowledge, it is being said in the Bible that increases of knowledge is to increase sorrow. Others seek to find the good life through the pathways that promise pleasure. They believe that the main purpose for being is to eat, drink, and be merry. And the wise man of our Old Testament found this life to be empty and unsatisfying, according to Ecclesiastes chapter 2, verses 1 and 2. Many have mistaken idea that happiness is found in the accumulation of wealth. Yun daw kaligayahan, yun daw mabuting buhay, ay kapag ikaw ay nakakuha ng kayamanan through hard work. At walang masama doon, okay? Kasi sinasabi din naman ng Bible, we must enjoy the fruits of our labor. Eh ano ho yung kulang? Kaya lang ho, yung sumulat din naman ng talata o ng Ecclesiastes ay nagbabanggit din naman that he found that even wealth and fulfilling work do not satisfy the deepest hungers of the heart for good life. Okay? Kasi kung meron kang kayamanan, meron kang good education, okay, nag-work ka and na-satisfy ka, nagkaroon ka ng yaman, pero kapag wala pa rin ang Diyos sa buhay mo, kulang pa rin. There is still the emptiness. Wala pa rin, kulang pa rin yung buhay. Why? Because it is only God, it is only the Lord Jesus Christ that could sustain life. And hindi lang yan. Siya po yung He could complete our lives. Siya po yung makakakumpleto ng buhay natin, sapagkat sa buhay ng tao, kapag wala si Kristo, eh para kang isang empty vessel. Para kang isang sisidlan na merong kulang. Di ba naranasan natin, nung tayo hindi pa mga nananampalataya sa Diyos, ginagawa natin ang lahat, we're doing our best, we're doing what we could, okay? Gusto nating hanapin, gusto nating yung tamang fulfillment, gusto nating yung mabuting buhay, pero parang laging may kulang. Am I right? Parang laging may tanong na walang kasagutan. Parang meron lagi tayong hinahanap na hindi tayo masatisfy. But when the Lord found us, the Lord gave the fulfillment and the satisfaction that every man needs. Yung kailangan ng tao. Kasi sabi nga ng isang matalinong tao, palasak na ito, naririnig ko sa maraming mga pastor at mga, in every human heart, there is a God-shaped vacuum that only God can fill. At kapag wala ang Diyos sa buhay mo, empty, you are empty. And it is only God, yung tanging Diyos lamang, ang siyang makapupuno ng emptiness na sa ating buhay. Paano? Paano nagsisimula yung mabuting buhay? And it could begin by faith in the Lord Jesus Christ. So first of all, the good life begins when you decide. Okay? So decision. Your decision today will determine the outcome of your future. Okay? So kapag nag-decide tayo na tanggapin at paniwalaan si Kristo na Panginoon ng ating buhay, dyan po magsisimula yung good life. Right? Kasi we are all sinners. Sabi nga ng Bible, walang matuwid, wala kahit isa. Kung walang matuwid, wala kahit isa, tayo makasalanan. Ibig sabihin, wala pa sa atin talaga yung goodness of life, because the goodness of God is only given by a good God. And God is good, ang Diyos ay mabuti, at siya lamang ang makapagbibigay ng mabuting buhay, sapagkat siya ay mabuti. Ngayon, kung wala ang Diyos sa ating buhay, ang sabi ng Bible, walang kabutihang masusumpungan sa atin. We are all unrighteous. We are all sinners. And it is only through the grace of the Lord Jesus Christ, by having faith in Him, by believing Him as Lord and personal Savior, we could attain the good life. Okay? So paano yan nagsisimula? Alam natin yung talata, John chapter 14, verse 6. Sino, who among you knows that verse? Oh yeah, okay, very good. So sa verse 1, ang sabi doon, huwag maglumihan na lang yung puso.
You believe in God, believe also in me. Sabi ng Panginoon Jesus. Okay? But in verse 6, sabi niya, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man can come to the Father but by me. Okay? So, notice the word, sabi niya, I am the way. If He is the way, He is only the one that could lead us to good life. Amen? Siya yung pwedeng makapagdala sa atin sa buhay. So, it will start by deciding to have a good life. Sabi ko nga kanina, gusto niyo ba ng mabuting buhay? Yes. Pero yung iba, ayaw mag-decide na kilalanin, tanggapin yung makapagbibigay ng mabuting buhay. Okay? So, by this deciding to believe and accepting Jesus Christ is the beginning, o ito yung start ng pagkakaroon ng mabuting buhay. Second, hindi lamang ito, a good life can begin when you decide to let God be real to you through faith in Jesus Christ. Second, the good life involves dedication to following the will of God. So first is decision and second is dedication. Yeah. Yung pagtatalaga ng iyong buhay. Sa natin ito makikita sa Bible. Romans chapter 12 verses 1 and 2. Okay, Romans 12, 1 and 2. Sabi ng Bible, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your what? Body as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse number 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that? Good and acceptable and perfect will of God. So it would start by decision and involves dito yung dedication ng paghahandog ng sarili sa kalooban ng Diyos. Right. Kaya si Paul dito, you would notice that Paul speaks the follower of Jesus Christ of Rome concerning two essential disciplines necessary to prove in their own experience that the will of God is good, acceptable, and perfect. Right. Ano yung two disciplines dito? Okay, una, dedication of the body to God. Paghahandog ng ating katawan. Ito yung dedikasyon na kailangan natin. Hindi ito sinasabi lang. Ginagawa ito. Alright? Yung iba kasi hanggang words lang eh. Lord, ihahandog na namin yung buhay sa iyo. Kapag dumating yung mabigat na pagsuko, sumusuko na, Lord, hindi namin kaya. Give up na kami. Marami along the way, humihinto na, tumitigil na. Anong kulang? Anong wala? Bakit maraming hindi nagpapatuloy? Bakit maraming hindi lumalago sa Panginoon? Bakit maraming, kagaya ng message that I have heard from Pastor Ray, that why there are some that did not flourish? Why are some that are not flourishing in their spiritual life, in their Christian life? You know what is lacking? What is lacking is dedication. Their dedication in their lives. So we need to dedicate our body to God, and this is the external condition for discovering how good the will of God is for your life. So kailangan, ihahandog mo ang buhay mo, so matutuklasan mo along the way na ito pala yung kalooban ng Diyos na para doon sa mas mabuting buhay na gusto ng Diyos sa atin. Bagaman meron tayong gusto eh. Kaya lang, you cannot follow God. You cannot follow the will of God. You cannot live according to the will of God unless you dedicate your life to God. Alright? So you need to dedicate your body. Second is the renewal of mind. Pagbabago ng pag-iisip. It is the eternal. The first one is the external dedication of our body. And the second one is the eternal condition we must meet to discover that dedication to the will of God is part of the pathway that leads to life. So kailangan, hindi ka makasusunod sa Panginoon unless tama yung thinking mo. Unless tama ang pananaw mo.
At tama yung prinsipyo na pinaniniwalaan mo sa buhay. Kaya nga, aalisin natin kung ano yung ating mga kaisipan at paniniwala at ilalagay natin kung ano yung ayon sa sinasabi ng Diyos. Ayon sa kalooban ng Diyos sa ating buhay. Yun po ang tama at yun na kailangan sundin natin sa ating buhay. Always remember that there is no way for one to find the good life apart from the deep dedication to doing the will of God and renewing the mind. Yung pagbabago ng isip. Okay? Kaya mahalaga itong bagay na ito. Alright? So, dedication to following the will of God. So, do you want to dedicate your life to God? Marami kasi hindi lumalago, hindi nababago, hindi nababago ang buhay. Ganun pa rin kasi hindi sila naghahantog ng buhay at hindi binabago yung mentality at yung kanilang kaisipan. Kailangan susundin natin kung ano yung plano ng Diyos, kung ano yung nasa isip ng Diyos, kung ano nasa puso ng Panginoon. Eh, Pastor, paano ko ba malalaman? How can I know what is in the mind of God? You read the Bible. And you pray. And you ask for the leading of the Holy Spirit sa iyong buhay. Diyos ang magtuturo. Diyos ang gagabay sa iyo sa lahat ng katotohanan. God will lead you to the Holy Spirit into all truth and He will lead you into all truth. Ang kailangan lang, renewed yung isip mo. Suko yung katawan at yung isip na katuon sa Panginoon. Kasama yung puso sa Panginoon. Okay? So, gusto natin ng mabuting buhay, pero ayaw natin sundin kung ano yung gusto ng Diyos para sa mabuting buhay. Alright? So, pangatlo, what does the good life requires? Ano yung hinihingi ng mabuting buhay? Alright? Number three, the good life requires voluntary self-discipline along the way. Okay? So, you first begin by deciding by your decision. Second, by dedicating your life. And then number three, by voluntarily self-discipline, by disciplining your life along the way. Alright? Hindi, it is not enough to desire the right destination in life. Hindi ho yung naintindihan mo na, nalaman mo na, ninais mo na, na magkaroon ka ng magandang buhay, kaya lang, hindi mo naman sinasanayan yung sarili. Paano sa mabuti na? I always remember that when we were studying in Bible school, ang sinasabi lagi sa amin, kung ano kayo ngayon, yan ay paghahanda sa kung ano kayo magiging sa darating na panahon. What you are today is just preparation of what you would become in the future. Kaya ngayon pa lang, kung ikaw ay nakakilala na sa Panginoon, at ngayon pa lang naintindihan mo na yung kalooban ng Diyos, at nagsimula ka ng italaga at isuko ang iyong buhay sa Diyos, kailangan sasanayin mo na ang sarili mo doon sa kung ano yung gusto ng Diyos na mangyari sa iyong buhay, sapagkat doon naman tayo patungo. Kung nagsasanay tayo ng kabanalan ngayon, sapagkat doon naman tayo patungo. Kung tayo ay sumasamba sa Diyos, sapagkat isang araw ay sasamba naman tayo sa Diyos ng pangwalang hanggan. Throughout eternity, throughout eternity. Okay? So, it is not enough to decide. Hindi lamang sapat yung tayo magnais na magkaroon ng magandang patutunguhan yung ating buhay. Gaya ng binanggit natin, gusto natin yan. Gusto natin yung mga anak natin na lumaki, na mga mabuting bagay, mabuting tao, na kapag tayo nagkaedad na, eh makita natin maganda, di po ba, yung bawat kalagay natin nila sa buhay. Lahat nag-iisip noon. Alright? So second, we are self-deceived if we believe that desire alone is that all is necessary for achieving success. Maring nadadaya tayo na kapag yung desire lamang ang gusto natin para maabot natin, ma-achieve natin. Wala dyan. Ma-achieve natin yung mga desired achievement or success. Hindi sapat yung mag-decide ka na. Hindi sapat ho yung maniwala ka na. Kailangan sasanayin mo yung sarili mo. Alright? No, kung nasa Amerika, unang araw pa ang hirap mag-adjust. Okay?
yung days of adjustment is 1 to 3 days hanggang 5 days bago mo ma-adapt yung ano. In the first, kakaroon ka ng, so kaya ino-orient ko lang si Pastor Ray pag nagpunta doon. Gustong gusto siyang papuntahin doon sila. At ino-orient ko, on the first, ano, medyo mag-a-adjust ka. And then magkakaroon ka pa ng culture shock. Yung kasi iba-iba dito, iba doon. Hanggang sa unti-unti ay nasasanay ko na at na-a-adapt ko na yung sarili ko sa ganon. Alright? Hanggang sa pagbalik ko, bago na naman. Sanay na ako doon, adjusted na ako doon, pagbalik ko, balik na naman doon sa panibago adjustment. Pero ngayon, kasi, pag sa buhay Kristiyano, kailangan mag-adjust tayo o disiplinahin natin yung ating sarili doon sa buhay na talagang dapat yun talaga ang gusto ng Diyos sa atin. Otherwise, kapag hindi natin sinasanay ang sarili natin doon, mananatili na lang tayong parang maninibago na lamang tayo sa maraming bagay na dapat ginagawa natin sa Diyos. Okay? Tama po? So kaya ho, ang tamang proseso, ang tamang paraan ng pagdisiplina sa ating sarili ay dapat matutunan nating malaman, matutunan nating ibigay ang sarili hanggang sasanayin natin at kapag naintindihan natin, nalaman natin kung ano yung mga dapat na ginagawa natin sa buhay bilang Kristiyano at kung paano yung paghahanda sa mabuting buhay o sa mas magandang buhay, ay dapat sinasanay na natin ang sarili natin doon. Alright? Otherwise, para ka nalang laging bago ng bago. Okay? Kapag dating umaattend ka ng church, at pagkatapos natagal na hindi ka nakaka-attend ng church, ang feeling mo, pagdating mo ulit at pagbalik mo ng church, ang feeling mo parang iba ka na, parang alien, parang naiiba ka na sa kanila. Di ba ganon? Have you experienced that? Until such time na hanggang sa unti-unting matutunan mo yung sarili mo, na na-a-adapt mo na. Hanggang sa nakakasanayan mo na at talagang dinidisiplina mo na at ini-improve mo na yung sarili. Hanggang isang araw, makikita mo na yung sarili mo na ito na pala talaga yung disenyo at kalooban ng Diyos sa atin. Kung tayo man ay nagkakamali, kung tayo may nag-fail, hindi nangangahulugan, tapos na yung plano at programa ng Diyos sa ating buhay. Lagi niyo tatandaan na ang Biblia, kapag balikan natin, kapag binalikan natin, meron akong nalimutan o babalikan ko lang na dapat tatandaan natin doon sa pangalawa, doon sa paghahandog ng ating buhay, sorry, I forgot, na meron tatlong bagay na dapat mahalaga na kailangan matutunan natin. Una, kailangan matutunan natin yung program o yung palatuntunan ng Diyos patungo sa mabuting buhay. Kasi, sabi ko nga, masyasyak ka kapag hindi mo alam. Hindi ka masasanay. Okay? So kaya ang una, kailangan mo ay dapat sundan mo yung God's program na ibinigay ni Apostle Paul. Ano yung programa na ito? Ito yung programa na kailangan hindi ka sasang-ayon doon sa takbo ng sanlibutan, kundi kailangan mo ng pagbabago, transformation. Alright? Until you adapt yourself. Tandaan na niyo natin, we are not in this world. We are not for this world. Although we are in this world, but we are not for this world. Why? Because we are just strangers in this world. Ang tunay na tahanan natin ay nandun sa langit. Pansamantala lamang po tayo dito. Pero sinasabi ko naman, hindi naman masama na mag-desire tayo ng mga bagay na meron dito sa mundong ito na kung saan hindi naman lalayo yung puso at buhay natin sa Diyos. And when in fact, kung ano yung pwede natin ma-enjoy sa mundong ito, ay pwede natin sabihin blessing at pagpapala ng Diyos. Pero kailangan susunod tayo doon sa programa ng Diyos. Ano kailangan? Transformation. Pagbabago ng buhay. Kasi you will never enjoy living for God unless you transform your life into the way that God designs and plans for us. Alright? So second is process. Dumadaan sa proseso.
bago ang ginto ay maging isang magandang, mabuting dalisay, bago yan maging singsing, bago yan maging hikaw, bago yan maging kwintas, e dumadaan sa napakaraming proseso. Di po ba? So, ganun din yung buhay Kristiyano na binabanggit ni Apostle Pablo. May mga proseso ito. May mga kailangan alisin. There are things that we need to change. May mga kailangan baguhin. Alright? Like what in the Old Testament says that we are a potter into the potter's hand. Para tayong palayok, nalililok na magpapalayok. Pag merong nakitang pangit at hindi maganda, dudurugin ulit yan. At pagkatapos eh, gagawan ulit ng mas maganda para makagawa ng mas perfecto at mas maganda. Ganun ang buhay natin. Kaya kung minsan huwag kayo magtataka kung bakit minsan dumadaan tayo sa mga hihirap na bahagi ng buhay. Kung bakit minsan dumadaan tayo sa mga pagsubok. Bakit minsan kailangan we need to try. We need to be tried. We need to be tested. In order for God to create in us a better product. Magandang produkto. Na kung saan ay maluluwalhati at may pagmamalaki ang Diyos sa ating mga buhay. Process. And the third thing is the purpose. Purpose. Anong layunin ng Diyos? So, ang purpose, ayon kay Apostle Paul, for this is the renewal of mind. Pagbabago ng isip. Alright? Ang process he describes is the renewal of mind, and then yung purpose for this is the renewal of mind that we might discover in our own experience that the will of God is good for us. Amen. Na yung kalooban ng Diyos ay mabuti para sa atin. Ina, sineset yung isip natin. Na anak, ito ang mas maganda. Lord, ito ang gusto ko eh. Pero anak, hindi. Ito yung maganda para sa iyo. Ito yung mabuti. And yet people are doing their own. Other than doing what God desires for them to have. Oh, kung ano yung buhay na gusto ng Diyos para sa kanila. Kaya nga, nahihirapan. Kaya tayo nahihirapan sa ating buhay. Kaya tayo hindi makapagpatuloy. Kaya hindi mangyari kung ano yung talagang plano at disenyo ng buhay ng Diyos sa buhay natin. Kasi pinipilit natin na sundin at gawin kung ano yung gusto natin sa ating sarili. Samantalang merong mas maganda ang Diyos na inihahanda para sa atin. At yun ang tinatangkihan ng iba. At yun ang ayaw ng iba. Siguro wala siguro pastor na magsasabing gusto maging pastor. At sa isip namin, at the back of our minds, nung una, iniisip natin kung ganito pala ang pagpapastor. Parang ayaw na namin magpastor. Pero hindi eh. Ang inisip namin, okay, so una, parang medyo nahihirapan pa kami. Magpapastor pa kami. Yung mga asawa namin, nasabihin, magpapastor ka ba talaga? Parang si pastor ay yun. Magpapastor ka ba talaga? Eh, bakit ka ganyan? Eh, syempre, dumadaan sa proseso eh. Hanggang sa nakita natin yung sarili natin at ma-adapt natin yung sarili natin na ito pala talaga yung gusto ng Diyos para sa atin. Kung ikaw ay isang negosyante Kristiyano, maging mabuting negosyante Kristiyano. Kung ikaw ay isang profesional na Kristiyano, maging mabuting profesional na Kristiyano ka sapagkat merong inihahanda ang Diyos sa iyo na mas mabuting buhay. Na yun ang kailangan dadaan mo sa iyo. Eh, ang hirap kasi, yung iba kung saan pa dumadaan. Samantalang, eto na, ibinigay na sa iyo ng Diyos yung tamang daan. Amen. Na dapat mong lalakaran. Yung tamang daan, dapat street. Alam niyo na yun, luma na yun. Ano pa yung street? Eh, di diretso. Eh, yung iba pinipilit yung kanya. Really? Ayaw ng proseso. Ayaw ng purpose sapagkat along the way, may purpose na gusto ng Diyos sa'yo. Eh, anak, ito yung gusto ko, ito yung maganda, at ito yung mas makabubuti para sa'yo. At yun ang hindi naiintindihan at hindi natatanggap ng iba sapagkat ayaw nilang idadaan yung sarili nila na sa disiplina, na paraan sa paraan ng Diyos. Minsan mahirap po, masakit kapag ang Diyos magdisiplina.
Minsan ang hirap po, magastos minsan kapag magturo ang Diyos kaminsan. Kapag magturo ang Diyos minsan, masakit. Pero kapag natutunan naman natin, sasabihin, ma-appreciate natin, Lord, ganun po talaga pala. Yun pala talaga ang gusto mo. Kaya lang ka nasasaktan, kaya lang tayo nahihirapan, pinipilit natin yung mga sideways at mga segways natin kaysa doon sa way ng Diyos sa ating buhay. Okay? So ano yung dapat natin isipin? What we need to think? What we need to decide? What we need to impose in ourselves? Tingnan niyo yung sinabi ng Philippians. I know, alam nila ito. Philippians chapter 4, verse 8. So, hindi ako nag-uulit ng message eh. Kaya, pero pag inulit ko yung message, parang may ibang input eh. Ganon tayo, di ba? Pastors and preachers. If we repeat the same message, there meron pang panibagong ibinibigay ang Diyos sa amin. Because the Word of God is parang ano yan eh. Parang bukal yan na umaapaw. Okay? So, Philippians chapter 4, verse 8. Ano sabi ng Bible? Ayan, nasa script. Finally, brethren, whatsoever things are true, isipin mo ano tama, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, we have been justified, tayo inaring ganap, wala naman, hindi naman talaga tayo matuwid. Kaya lang ang gusto ng Diyos, dadaanan natin yung matuwid at yung tama at yung katanggap-tanggap. Whatsoever things are pure, we should have the purity of life. Dapat mayroong makalinisan yung buhay. Whatsoever things are lovely, one of the greatest or one of the prominent attributes of God in the Bible is that not only God is love, but also one of the attributes of God is that God is love. So kaya, since na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, and since na ang Diyos ay mabuti, since God is love, God is good, dapat kung ano rin yung mabuti, yun ang gagawin natin sapagkat mga anak tayo ng Diyos. Amen? Amen? Ngayon, ano pa? If whatsoever things are of good report, that speaks of testimony. Ano yung pwedeng masasabi ng tao sa atin? Always remember na kahit sino mang tao, you cannot please anybody, may masasabi ang tao sa atin. Okay? Kapag every Sunday nakikita ka sa church, sabihin, di ba? You're giving your best to God. Sabihin nila, oh, papunta na naman ang church yan ako, eh baka lumagpas na ng langit yan. Ano, magpas ka na ng langit? Sobrang banal mo na. Eh mabuti yun, at least lagpas na ng langit. Mababa man ako, eh di langit pa rin. Bumagsak man ako, langit pa rin. But we are less assured that we are safe and sure that we are in heaven. We are on heavenward, or homeward, ano tawag dyan? Heaven bound. Ayan, palangit tayo. Okay, ano pa? Ituloy natin. If there be any virtue, and if there be any praise, anong sinasabi? Think on these things. Think on these things. Verse 9. Okay? So, ito na ngayon. Those things, yung mga bagay daw, so verse 9, those things that you have learned, yung natutunan mo, diba? Huwag mo aalisin, huwag mo iwawala, huwag mo ineneglect yung mga bagay na natutunan mo. You will always cherish up to this present time. I'm almost 30 years in the ministry. But then, yung mga natutunan ko, when I was still young people, I still always cherish all those things. At nagagamit ko pa at na-a-apply ko pa ngayon. Bakit? Sapagkat hindi ko kinakalimutan yung mga bagay na natutunan ko. Amen. Okay? And receive, yung tinanggap mo. And heard, yung narinig mo. Basta't nakarinig ka ng pangaral ng sino mang pastor na tama yung pinangaral, huwag mong kalilimutan yan. Ilagay mo sa puso yan, itanim mo sa puso, ilagay mo sa isip mo, hanggang sa tayo ay kunin ng Diyos. Hindi mawawala yan sa atin. Walang sino mang makapagnanakaw niya sa atin. When we were in Sunday school, we were pinag-memorize kami ng maraming mga talata.
Pagkat maaring dumating yung panahon, maaring makalimutan mo na lahat ng bagay niyo sa paglaki mo. Pero mahalaga nung bata ka pa ay natutunan mo na yung mga salitang yun ng Diyos at hindi mo na yung kalilimutan sa iyong buhay. Ano sabi pa? Ang sabi ay, what you have both learned and received and heard and seen in me and do. Ano pangako ng Diyos? The God of peace shall be with you. Ang Diyos na kapayapaan ay laging sa iyo. Kaya, disiplinahin natin ang mga bagay na ang ating sarili sa mga bagay na ito sapagkat ito tayo patutungo. Ito yung magandang daan. This is the good life that God prepares for us. Yan yung mabuting buhay. Yan yung mabuting daan na gusto ng Diyos na daanan natin sa buhay natin. Okay? And finally and last, so kailangan mag-decide tayo. Kailangan mag-dedicate para mas madaling maintindihan. Kailangan, we need to discipline ourselves. And number four and last, we need to have determination. Man. The pathway to the good life includes determination all the way. Includes determination all the way. It is always remember that it is not enough to know the pathway that leads to good life. Hindi sapat yung malaman mo lang ano yung daan. Okay, ito na nga yung tamang daan. Eh, ayaw mo namang daan. Kulang pa rin. Okay? It is not enough to admire. It is not enough to admire the pathway that leads to good life. Well, ang ganda-ganda pala, di ba? Gaya na sinabi ko kanina, kapag naintindihan mo na kung ano yung plano ng Diyos at ito'y nabasa mo sa Bible at naintindihan mo, well, ang ganda pala nung daang inihahanda ng Diyos para sa atin na dapat nating daanan. Eh kaya lang, ayaw mo magdaan. O kaya dinaanan mo, sumubo ka na, huminto ka na, napagod ka na. Ang hirap mo eh. Tanungin mo yung pastor, bakit? O yung iba? We ask some of our members before, bakit ayaw nyo nang magpatuloy? Pastor, parang hindi naman po namin kaya yung ginagawa nyo eh. E bali ba naman, aaten kayo ng umaga, tapos aaten pa rin kayo ng gabi. Tapos pag may Wednesday, meron pa rin kayong service. Parang hindi po namin kaya. Pastor, ang dami po namin ginagawa sa buhay. Ang dami po namin aalalahanan sa buhay. Tapos eh, andyan pa yung marami pa tayong obligasyon, di ba? Maraming responsibility. Kasi dapat naiintindihan nila na kapag may mga responsibility, may mga privilege. Ganun kasi ang Panginoon. Pag nagbigay sa iyo ang Diyos ng utos, may blessing mo. Kapag may command, may blessing. Anong halimbawa? Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. Yun ang command. Anong blessing doon? All these things shall be added unto you. In the Old Testament, sabi ng Panginoon, anong command ng Panginoon? Okay, o pipiliin mo, ano pipiliin mo? Blessing and cursing. Kung susunod ka, susundin mo yung mga sinasabi ko at iniuutos ko sa iyo, sabi ng Panginoon, eh pagpapalagin kita. Yun ang blessing. Pero may command. Yung iba, ayaw ng responsibility. Kaya pastor, parang hindi namin kayang magpatuloy. Nawawala na yung kanilang determinasyon. Hanggang sa hihinto na yan, susubo na yan, hanggang sa makita natin sila, malayo na sila sa Panginoon. Malayo na ang buhay at ang puso nila sa Diyos. Anong kulang? Determination. Amen. We should be determined that until Jesus comes, we will keep on serving the Lord. Alright? So kaya, it is not enough to know, it is not enough to admire, it is not enough to plan to choose the pathway of good life. Hindi sapat yung planuhin mo ano ba yung pipiliin ko. Kundi, we must determine day by day to walk the good way that leads to the right destination of life. Amen. Kundi araw-araw mga kapatid, kailangan maging determinado tayo na kailangan daanan natin yung mabuting daan na nagdadala at nagdudulot sa atin ng tamang destinasyon sa buhay. Tandaan nyo, sabi ng Bible, there is a way that seems right to men. Merong daan na parang tila maganda. Pero sa dulo ay kapahamakan. Kamatayan. Pero ang daan na inihahanda ng Diyos, sabi, you shall find the rest for yourself. Amen. And it is a good way. Sabi ng mga tao, ayaw namin daanan yan. Mm-hmm.
O sige, di huwag nyo daanan. E di dadaanan nyo ngayon, yung daan ng kamatayan. Kaya naandun yung judgment ng Diyos ngayon sa kanila. And yung mga sumunod, yung mga dumaan doon sa gusto ng Diyos na daan, nakasumpong ng kasaganaan, katiwasayan, kapayapaan sa kanilang mga buhay. Kaya nang pipiliin nyo, what would you choose? Your own way or God's way? Your own plan or God's plan? Your own will or God's will? Pipili mo. We should be determined to choose. Pipiliin natin kung ano yung daan na inihahanda ng Diyos para sa atin. Amen? So let us all stand and let's pray. As every eyes close and every head right now, I want you to pray with me. So, manalangin kayo kasama ko ngayon. Maring may plano ka para sa iyong future. May plano ka sa iyong pamilya. May plano ka sa iyong mga anak. Gusto mo na makita sila mabuti yung kanilang buhay. At ikaw din sa iyong sarili. Gusto mo makita na maganda yung nagiging kahinatnan ng iyong buhay. Piliin mo. You must decide. You must dedicate. You must discipline yourself. And you must be determined. Napiliin mo yung gusto at plano ng iyong sarili. Are you willing? Will you come? At i-dedicate mo yung buhay mo ngayon sa Panginoon at sabihin mo, Lord, bigyan mo kami ng lakas, bigyan mo kami ng talino, na piliin namin at sikapin namin, Lord, na daanan yung daan sa mabuting buhay na gusto mo para sa amin. Kung kami may nanghihina, kung kami may nadadapa, Lord, palakasin mo kami upang kami magpagpatuloy, upang may pagpatuloy namin ang buhay na para sa iyo at kalooban mo na nais mo para sa amin. Will you come? Will you pray? Will me right now? Will you dedicate your life to God? Will you walk down the aisle and dedicate your life to the altar? Okay, and pray to God. You could kneel down to God. You could pray to God and ask God, Lord, please! Please, tulungan mo ko. Tulungan mo kami. Help us, Lord Jesus, to have not only better life, but only the best that God wants you to be. The best that God wants you. God wants you for you. God wants for you. God wants for each and every one of us. There's nothing impossible with God. As you have learned, as you decide, as you discipline yourself, and be determined. But Lord, dadaanan ko yung daan na gusto mo. Sisikapin ko, Panginoon, sa makakaya ko. Kung minsan hindi ko kaya ko, minsan nahihirapan ko, minsan nabibigatan ako. Minsan, Lord, parang ang bigat-bigat na, parang hindi ko na kaya, hindi ko na may hakbang yung aking mga paa, hindi ko na may kilos yung aking mga kamay, hindi na ako makapagsalita, wala na akong magawa, and I don't know what to do. May the Lord give you strength. May the Lord strengthen you. May the Lord empower you. That you might be able to accomplish, you might be able to achieve, you might be able to succeed. The Lord, may the Lord help each and every. Tulungan nawa tayo. Father, I pray that at this time, we are struggling. Even our church and ministry are struggling right now, Lord. There are some churches that are still closed. There are some members that are willing to attend, but they don't have the opportunity and the privilege to attend and to join other brethren like those that are here, like them that are here today. Maraming mga kapatiran, marami kaming mga mahal sa buhay, marami kaming plano, marami kaming mga pangarap na gusto naming mangyari, gusto naming maabot, Panginoon. Pero kulang kami ng lakas, kulang kami ng kaganyanan. And it seems that our hope is that we're still losing our hope. Lord, yun ang tanging mapanghahawakan namin sa buhay namin, yung pag-asa. Mapalad na pag-asa, maliwanag na pag-asa, dakilang pag-asa. Kung naghihintay, Panginoon, at aming hinahantay na ito'y isang araw ay darating din sa aming mga buhay, Panginoon. Kung sa mundong ito, ang dami naming hirap, ang dami naming struggles, ang daming troubles everywhere. But we thank you, Lord. We believe that we are still hope. We still have hope. Blessed hope. We're looking for the blessed hope. We're looking for the blessed assurance and the coming of our Lord Jesus Christ. One day we will be with you, Lord. And one day, Lord, isang araw, isasama mo kami sa iyong walang hanggang kaharap. Na wala ng pagod, wala ng karamdaman, wala ng hirap na pwedeng maranasan ng iyong mga anak sa mundo ito. Ang lahat, Panginoon, ay tanging puro
kapayapaan, katiwasayan. Kami sasamba ng walang hanggan. Kami magpupuri ng walang hanggan. At makakasama namin kayo, Lord, for the first million years and throughout eternity, we will be with you. And that is the good life. That's the best life, I believe, Lord, na inihahanda mo para sa amin. And I know, God, that each and everyone na naandito sa mga kapatiran, I know, Lord, that you are preparing a better life, a good life. Pero kailangan daanan muna namin, Lord, yung mabuting daan na gusto mong daanan namin sa buhay. Hindi yung nais namin, hindi yung gusto namin, kundi yung kalooban mo. Baguhin mo kami mga isip, baguhin mo kami mga puso. Italaga mo kami, Panginoon, na aming sundan, na aming daanan, yung daan na iyong nilakaran. Kami susunod sa iyo. Kami maglilingkod sa iyo. Kami mananatili sa iyo. And I pray, Lord, that you would bless each and everyone right here, right now, and those that are watching, Lord. Pagpalaan mo kami lahat, pagpalaan mo sa lahat. Tulungan mo ang iyong mga anak, tulungan mo ang mundo, tulungan mo ang maraming mga Kristiyano na makabago mula sa kahirapan, mula sa pandemya. Mabago na at mawala, gumaling na Panginoon ng mundo. Gumaling na ang aming bayan. Gumaling na ang lahat na may mga karamdaman. At makita ng lahat ng mga tao na walang ibang pag-asa. Una sa lahat na makatutulong sa amin ay walang iba kundi kayo, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Thank you. We commit our trust in you. We commit our lives to you. And we dedicate our lives to you. Even our plans, our purpose, ang plano namin sa aming mga buhay, ipinagkakatiwala. I want you to bless me, Lord. We want you to bless us. Thank you so much, Father. Ito ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi na, Amen! Praise the Lord! Glory to God! Praise God! Amen! So, after this, we will give our offering. We will call Preacher Emma. And after that, Pastor Ray will close us in prayer.